Noong panahon namin, from a not-so-distant past, pag sinabing chess, Eugene Tore, Asia's first grandmaster. Ngayon, ang kanyang bagong misyon. The Game of Kings kung tawagin ang larong chess. Para ka kasing hari na nagpapagalaw ng mga tao. Inaalam ang tamang diskarte at tira para manalo. Sa larong ito, utak sa utak ang labanan. At pag sinabing hari ng chess, sa mga Pilipino, ang unang pangalan agad na pumapasok sa isipan ay ang Asia's first grandmaster, walang iba kundi si Eugene Tore. Eh, ako po yung nagsimula nung mga 5 or 6 years old ako maglaro ng chess. Eh, nainganyo ako kasi yun po ang laro ng pamilya chess. Actually, ang nagturo sa akin yung lolo ko na namesake ko rin, Eugenio rin ang pangalan niya. At yung mga matatanda kong kapatid, talagang magagaling na mga chess players. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo si Eugene Tore. Undergraduate siya ng kursong Business Administration sa Mapua Institute of Technology. Pero hindi ito naging hadlang para maging pinakamalakas na Filipino chess player siya ng kanyang henerasyon. Sa edad na 22, nakuha ng Batang Tubong Iloilo ang titulong Asia's First Grandmaster nang maiuwi niya ang silver medal mula sa Chess Olympiada ginanap sa Nice, France noong 1974. Nakakatuwa naman dahil nagkataon, yun ang kauna-unahang grandmaster sa buong Asia. Eh siyempre, very proud tayo. Pamula noon, pinangarap na ni Tore ang maging isang world chess champion. Kabi-kabilang mga medalya at parangal ang nasungkit niya mula sa iba't ibang panig ng mundo. At bagamat nakaabot lang siya ng quarterfinals para maging challenger sana sa dating reigning world champion na si Anatoly Karpov ng USSR noong 1982, hindi niya malilimutan ang 2 beses niya itong talunin sa isang torneo na ginanap dito sa Maynila noong 1976 at sa London noong 1984. To be fair with him naman, natalo niya rin ako ng 4 beses. So, pero yung 2 panalo ko sa kanya, very proud ako dahil at that time, world champion siya. Mahirap talunin nun si Anatoly Karpov. Pirmi panalo yun sa tournament niya at bihira siya matalo sa laro. More than yung mga honors, para sa akin, mukhang nakita ko na through chess, may mga values na matututunan tayo sa laro. Sa chess, may mga elemento na space, may elemento ng time, at yung siyempre yung materials, yung mga pyesa. Minsan sinasacrifice mo yung pyesa to gain time. Ganon din minsan sa buhay. Minsan kailangan ng sakripisyo para mabilis. Tapos yung timing, very important din. Kahit ganitong mga huling nagdaang taon, pinatunayan pa rin ang nasabing grandmaster na mayroon pa rin siyang ibubuga sa chess. Siya ang nagkampiyon sa 2008 Third President Gloria Macapagal-Arroyo Cup at second place naman sa 2010 Third Calgary International Chess Classic. Habang nagkakaedad na tayo, kahit papano, yung nerves natin, apektado. Siyempre, chess is a game of nerves. No? So, very important, kung gusto mo pa rin makapaglaro ng magandang chess, alagaan mo yung health mo. Sa edad na 62, abala si Tore sa pagdiskubre ng mga Pinoy na magiging world champions sa chess balang araw. Ito ang rason kung bakit niya itinayo ang Eugene Tore Chess Foundation at ang Eugene Tore Chess Center. Of course, andyan na tayo. Meron tayong isa, si Wesley So. So, napakaganda na yan. But of course, si Wesley So ngayon, 20 years old, kailangan makadiscover na naman tayo ng bago na bata-bata. Layunin din ni Tore na bukod na makapag-produce ng mga magagaling na players, ay madadala ng mga manlalaro sa kanilang personal na buhay ang mga totoong aral ng chess. Alam mo, sa chess, pirmi mong hinahanap yung best move. Atin ding hanapin yung best move every time doon sa ating buhay. Especially pag may mga problema na dumadating o challenges. Para kay Eugene Tore, ang pagiging isang grandmaster, hindi nagtatapos sa pagligom ng iba't ibang parangal para sa bansa. Pati niyang marami siyang pwedeng matulungan ng mga kabataan at masalinan ng kanyang kaalaman sa sport na nagdala sa kanya sa tugatong ng tagumpay.